nagsiksi ka at binaliwala ng physical distancing sa muling pagbubukas ng isang mall sa Zamboanga City. Ibang-iba yan sa mall na binisita kanina ni Health Secretary Francisco Duque, kung saan ibinida pa niya ang bida bastonerong pangontra raw sa hawaan na katutok si Mark Salazar. Nais ipakita ng DOH kung paano ibangon ang ekonomiya ng ligtas. At sa inspeksyon ng SM Mega Mall, itinampok ang nararapat na minimum health protocols. Basic syempre ang mask at shield at ang importanteng physical distancing na pwede mong sukatin kung lagi kang may dalang isang metrong baston. Bida bastonero ang tawag ni Secretary Duque dyan. Pwede mo rin gagawin parang baston talaga eh. Kung medyo mahina ang tuhod mo, pwede mong gawin baston. Kaya is... bawal lang itong gamitin pang pamalo. Sa mall na ito, may head counter sa entrance para makontrol ang dami ng tao sa loob. Hindi ka pwedeng lumampas dyan. Kung lumampas, then we'll stop muna until such time people comes out bago ko pwedeng pumasok uli. Pero iba ang sitwasyon ng pagbubukas ng SM Mall sa Zamboanga kahapon. Siksi ka na parang sardina sa mga taong nag-uunahan makapasok sa mall. We just actually soft opened yesterday. We did not actually make a grand announcement. We did not our tenants, we even discouraged to do any promotions for yesterday para ho makontrol, no? Reports were given to me na nakapila naman yung mga tao sa labas, no? Na and also may grid naman po. So kahit na may pila ho sa labas, very observant naman yung mga tao sa safety protocol. Definitely may mga madaming tao, pero we still ask them to, just as like here, we have marshals asking them po na to follow the social distancing. Napanood rin ng DILG ang insidente sa Zamboanga. We will investigate this incident. Kung totoo yung video, no, kasi we do not know exactly where it happened. Allegedly, sa isang mall nga daw sa Mindanao. Unang-una, mukhang mali yung galaw ng mga security guards, no? Kasi parang hindi pwedeng sa pintuan lang sila mag-control ng tao. Makikita natin sa mga madaming mall sa buong bansa, sa labas pa lang, ang pila inaayos na kaagad ng guard, no? Nangyari doon, nagkumpul-kumpulan sila doon sa pintuan and then they were insisting to come in. So wala na silang magawa and then eventually, pinapasok na lang sila. So nagkaroon ng parang some sort of a stampede. Iimbestigahan daw ng DILG ang pangyayari at pagpapaliwanagin ng LGU at mall operator. Batid ng DOH ang komplikadong problema. Nang ayaw mo sanang lumabas ang mga tao para walang hawaan, pero kailangan mo rin silang lumabas para gumulong ang ekonomiya. We have hunger data which is at an all-time high of about 37% of the population experiencing hunger. Diba? Yung may SWS dyan eh. No? So these are really alarming. So while we are slowly opening up the economy, we make sure that we do not be imprudent or reckless in allowing safety protocols to be violated. Umaaray ang SM malls dahil 40% pa lang ng dating bilang ng shoppers ang bumabalik sa mga mall. Mas umaaray ang mga nangungupahang negosyo sa mall. As a matter of fact, 75% of mga tenants sa mall are all MSMEs. So kailangan namin tulungan. Ang mall naman, nagbigay naman ng assistance in terms of rental relief. No? So sama tulong-tulong na lang at this point until siguro next year para makabawi na lang next year. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Ang ulat panahon.